Hello guys, good morning. May magandang umaga sa inyong lahat. Salam alaikum to all, to everybody all over the world. Good morning sa Pilipinas, saan ka man sulok ng mundo. Magandang umaga. Kanina guys, yun. Ito, gusto ko lang na i-share naman sa inyo yung mga halaman ko na konti na nadala ko dito, at gusto ko lang magpasalamat sa inyo, sa mga subscriber ko, mga bagong subscriber ko. Maraming salamat guys sa tiis nyo sa akin, sa pagtiyaga nyo sa akin, at sana ganyan pa rin kayo, tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta nyo sa akin at pagsubscribe. Ngayon guys, medyo masama yung pakiramdam ko kasi overpagod, dahil syempre may bagong panganak dito araw-araw, gabi-gabi, maraming bisita, puyat, ganyan. Kaya yung mata ko parang namamagana kasi hindi ako makatulog na agad, kasi nga siyempre dito hanggang alauna, alas dos ang puyat. Kasi nga siyempre hindi na sila magsawa na mag, alam nyo naman kapag may mga anak dito sa ibang lugar, ibang bansa, dito iba ang ano nila, iba ang patakaran nila, kaya puro bisita-bisita ganyan, kaya pagod ang katulong. Kaya ngayon guys, ngayon may time ako kasi wala yung mga batang makukulit, kaya ito, lilinisan ko yung mga halaman ko. Ito guys, oh, ganda-ganda na. Yan, oh, nilinis ko na, pinunasan ko yung iba ito, hindi pa nalinisan, diniligan ko muna, tapos lilinisan ko, tapos yan, magluluto na naman ako ng isang manok. Mamaya binabad ko na kasi frozen yung manok. At nagpapasalamat ako sa inyo guys. Maraming salamat sa mga new subscriber ko. At sana hindi kayo magsasawa sa akin na sumubaybay, na kahit walang kahit yung itsura yung mga video ko guys. Sino, tinutulungan nyo pa rin ako. Maraming salamat sa mga unang subscriber ko. Ingat kayo dyan palagi. I love you. You still here in my heart. Hindi ko yung makakalimutan. Lahat kayo. Sino man yung mga subscriber ko. Kaya maraming salamat sa 120 subscriber. Kung wala kayo, wala akong 100 subscriber guys. Hindi ko naman utang na lupo sa inyo yun guys, na pagsuporta nyo. Kaya ako din, love ko naman na talagang pinipersa ko talaga na sumuporta din ako sa inyo kahit mahinang internet. Kasi dito guys, wala kaming sariling internet guys. Dito lang kami sa kusina maka-internet guys, makakunik. Kung pupunta na kami sa ibang partes ng bahay, wala na kaming internet guys kasi wala kaming sariling internet. Nakikitaping lang kami dyan sa kapatid ng amo ko na mayaman, kaya malungkot. Pero kung nandun ako sa bahay na malaki, doon sa bahay niya sa Alhasa, ako lang maggamit doon ng internet niya guys. Ako lang doon mag-isa. Kaya yun, walang problema. Pero dito guys, nakikigamit talaga ako. Yan. Mahina ang internet guys. Kaya maraming salamat kahit papano. Nakakapagsuporta pa rin ako sa ibang kaibigan, mga new subscriber. Nare-replyan ko pa rin sa kayong lahat. Kaya maraming salamat guys. Sana hindi nyo ako iwan. Kasi kapag iniwan nyo ako, paano, kawawa ang ate nyo. Maraming salamat guys. I love you all. At sana tuloy-tuloy lang ang laban. Kahit anong problema sa buhay, lalo na sa ating mga OFW, diba? Kung may problema tayo sa buhay, magdasal lang tayo kay Lord. Hindi naman tayo pababayaan at hindi tayo iiwan, diba? Ganyan talagang buhay guys. Laban lang hanggat may kaya. Bukas, sabi ko nga, bukas na naman yung inumpisan kong business ko ay medyo maganda ngayon kasi 2021 dapat medyo makapag-ipon ng pera, kasi December magpaalam na ako ng Saudi Arabia, kasi last na yun na extend ko guys, kasi extend ako ng extend guys, wala naman akong napapala, hindi tumataas ang sahod, tapos hanggang ano lang guys, mahirap yung wala ka talaga na usapan na matino, di ba? At saka siyempre, ang alam ng amo ko, lockdown ngayon, kaya hindi ka pwedeng makapagreklamo. Kaya ayoko rin ng gulo, sabi ko, sige, tiis mo na ako habang wala ka pang katulong, nakapalit ko, tiis mo na ako. At pag nandun ako sa Pilipinas, yehey, I'm so happy because I miss my country, miss ko ang Pilipinas guys. Kasi sa Pilipinas, iba. Magawa mo ang gusto mo doon na magtanim ng halaman, kahit anong hirap, di ba? Sabi nga nila, kahit anong hirap, basta kasama mo ang mga mahal mo sa buhay, masaya ng buhay. Huwag mong aptirin yun, huwag mong pangarapin na ikaw ay, kung dito ka, oo, totoo, may sahod ka buwan-buwan, hanggang sahod lang, pero at least yung puso mo nagtitiis. Paano?
kahit nga bigyan mo sila ng buwan-buwan na sahod, pero iba yung pakikisama mo, yung makasama mo sila, mag-enjoy kayo, makakain kayo magsabay-sabay, yung bang masaya na pamilya. Kahit minsan may away, pero mas masaya talaga yung nasa tabi mo ang pamilya. Kaya nga yung anak ko, masakit ang loob ko kasi sabi niya, pag-uwi ko daw sa Pilipinas, siya naman ang mag-a-abroad, yung isang anak ko na babae. Kasi yung lalaki, nandito na siya sa Saudi, sa Jeddah. Pero masakit para sa akin. Kasi isang ina, guys, na alam niyo, marami kong nakikita na kapag naumalis ang isa, bihira yung hindi mawawasak ang pamilya, guys, diba? Kung pwede lang, ayokong mangyari sa mga anak ko na babae. Kasi, syempre, mahirap ang isang ina na mawasak ang pamilya, guys. Mawasak. Ayan ang pangalaman.